Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muling nagbugahan ang above of phreatic eruption, ang Bulkang Mayon na tumagal ng 45 segundo nitong Huwebes, 18 ng Hulyo. Bukod dito, nakapagdala rin ng volcanic earthquake at 11 rockfall events ang naturang bulkan. Bagamat hindi nakaabot sa komunidad ang naitalang abo, nananatili pa rin sa alert level 1 ang status ng bulkan. Hanga ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mabanggit sa State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Reserve Officers Training Course o ROTC Bill sa patuloy na pagsulong nito na maisabatas. Yan ngayon ang balita ni Danisa Lopez. Sa nilalapit na araw ng ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maisama sa talumpati ang Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Naniniwala ito na mas mahihikayat ang mga kapwa senador na ipasa ang panukalang batas sakaling banggitin ito ng Pangulo sa kanyang SONA. Sa patuloy na pagsulong ni Bato sa ROTC Bill ay mas nakitaan niya ng dahilan na isabatas ang panukala dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa West Philippine Sea. Matatandaan na ibinahagi na ni De La Rosa na naglalaman ng ROTC ng mga pag-aaral ukol sa defense at disaster preparedness, volunteerism, nationalism at patriotism. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ikinundina ni Agri-Partilist Representative Wilbert Lee ang iligal na kalakalan ng kidney sa mga health workers gaya ng ilang nurse at doktor. Bunso nito, inihain ni Lee ang House Resolution bilang 1803 upang maudyok ang Kongreso na imbestigahan ang iligal na pagbebenta ng kidney at ibang internal organs. Paglilinaw niya, isa rin itong paglabag sa Organ Donation Act maging ng Anti-Trafficking in Persons Act dahil binibiktima nito ang maralitang sektor ng lipunan na magbenta upang makiraos sa kahirapan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. ERC umapela sa korte ukol sa kalkulasyon ng Meralco sa presyo ng kuryente. Senator Sherwin Gatchalian humiling ng karagdagang security personnel bunsod ng natatanggap na death threat. Tatlong araw na gun ban ipapatupad mula Sabado kaugnay ng paparating na SONA. Agri-Partilist Representative Wilbert Lee kinundina ang iligal na pagbebenta ng kidney. COMELEC magtatakda ng alituntunin sa paggamit ng AI sa 2025 election. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ibinahagi ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC na umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi dulot ng matinding pag-ulan sa Mindanao. Ang 5 bagong kumpirmadong patay ay mula sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao kung saan ay ulat din ang 2 sugatan at 1 nawawala. Nasa mayigit 100 kabahayan naman sa Mindanao ang nasira ng matinding sama ng panahon. Babala sa publiko, maaaring phishing site umano ang nilalaman ng link sa mga kumakalat na peking text alert ayon sa Social Security System o SSS. Ang buong balita panoorin mula kay Danisa Lopez. Binalaan ng Social Security System o SSS ang publiko ukol sa paglipanan ng mga peking text alert na ginagamit ang pangalan ng ahensya para makapanlinlang. Ito'y matapos ibahagi ni SSS Senior Vice President
for Member Services and Support Group Normita Doctor na mayroong mga text alert ang kumakalat kung saan mayroon itong tinataglay na link na dapat buksan ng miyembro ng SSS. Pagpapaalala niya, huwag itong pindutin dahil malaki ang tsansa na ito'y isang phishing site na naglalagay sa panganib ng personal na impormasyon. Dagdag pa niya, maituturing scam ang isang mensahe kung ito'y nanggaling mula sa ordinaryong numero lamang. Binalaan din ng ahensya ang mga miyembro na huwag ibahagi ang kanilang SSS account para hindi maging biktima ng anumang scam. Kasalukuyan namang naipadala na sa National Telecommunications Commission o NTC ang text scam complaint na isinumite ng SSS Special Investigation Department bilang aksyon sa mga insidente ng scam. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa mga peking Facebook page na ginagamit ang imahe ni DOH Secretary Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na wala itong ugnayan sa kagawaran maging ang mga komento o transaksyon na nakapaskil dito. Kung kaya't patuloy nitong hinihikayat ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang plataforma na nakatala sa inyong TV screen. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. ERC umapela sa korte ukol sa kalkulasyon ng Meralco sa presyo ng kuryente. Senator Sherwin Gatchalian humiling ng karagdagang security personnel bunsod ng natatanggap na death threat. Tatlong araw na gun ban ipapatupad mula Sabado kaugnay ng paparating na SONA. Agri-partylist Representative Wilbert Lee kinundina ang ilegal na pagbebenta ng kidney. COMELEC magtatakda ng alituntunin sa paggamit ng AI sa 2025 election. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nitong Miyerkules ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang National Housing Authority o NHA at Electric Company na Meralco para sa layuning makapaganda ng mabilis at maayos na serbisyo ng kuryente sa mga proyektong pabahay ng ahensya. Laman ng kasunduan ay ang pagtugon sa pangangailangan sa kuryente ng mga benepisyaryo ng pabahay sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Bukod dito ay bubuo rin ng isang technical working group upang makapagbigay kaalaman sa mga benepisyaryo ukol sa tama at angkop na paggamit ng kuryente. Sa pangunguna ng MMDA ay magpapatupad ng traffic rerouting plan sa ilang lugar ng Quezon City para sa ikatlong sona ng Pangulo sa Lunes. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 22 ng Hulyo ay magpapatupad ng Traffic Rerouting Plan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga sumusunod na lugar sa Quezon City. Makakatuwang ng MMDA sa planong ito ang Task Force SONA 2024, Philippine National Police, Quezon City Police District, Presidential Security Group at QC Transport and Traffic Management. Bukod dito ay patutupad din sa darating na Lunes ang zipper lane o counterflow sa Commonwealth Avenue southbound portion para magbigay daan sa mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno, gayon din sa mga bisitang papunta sa Batasang Pambansa Complex. Kaugnay nito ay isasara sa mga pampublikong sasakyan ang Batasan IBP Road simula alas 8 ng umaga ng Lunes bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad ng SONA.
Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga sumusunod na alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasan Complex. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Miyerkules, ipinagdiwang ng Department of Health o DOH ang kauna-unahang National Cardiopulmonary Resuscitation o CPR Day, alinsunod sa Proclamation No. 511 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagdedeklara sa 17 ng Hulyo bilang National CPR Day. Sa pangunguna ni DOH Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo, ang mga kalahok ay makakatanggap ng mga demonstration ng hands-only CPR gamit ang mga high-fidelity mannequin. Ayon sa DOH, layunin ng kaganapan na isulong ang kalaman ng publiko ukol sa CPR bilang isang mahalagang paraan upang makapagligtas ng buhay sa panahon ng mga emergency gaya ng cardiac arrest at pagkalunod. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Pulse. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. ERC umapela sa korte ukol sa kalkulasyon ng Meralco sa presyo ng kuryente. Senator Sherwin Gatchalian humiling ng karagdagang security personnel bunsod ng natatanggap na death threat. Tatlong araw na gun ban ipapatupad mula Sabado kaugnay ng paparating na sona. Agri-partylist Representative Wilbert Lee kinundina ang ilegal na pagbebenta ng kidney. COMELEC magtatakda ng alituntunin sa paggamit ng AI sa 2025 election. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.